Magandang araw po sa inyong lahat and welcome to another edition of BTS Online. Kuya Mike niyo po sa araw na ito. We have been working on segments dito sa ating programa regarding mga OFWs natin. Segments that kapupulutan ng araw, no? Segments that we go through day in and day out. Specifically, yung mga segments nito that leads to stories of mga OFWs natin who've been here for quite a while. Sana itong mga kwento natin maging aral po sa atin. How do we go on to being an OFW matagal na sa ibang bansa and keep on moving, inspiring? But sabi nga natin, hindi lahat po ng kwento good, di ba? Or ika nga Cinderella story. Kasama po natin ngayon sa araw na ito, isa po nating kababayan who's been here for over 20 years. Ngunit, hindi lahat nga, sabi ko kanina, ay kwento na Cinderella story. Alamin po natin ang kwento ni Baby. Hi, babes. Hi, Kuya Mike. Sabi ko nga, over 20 years ka na rito. 20, how many? 28 years. 28 years to be exact. Ang ilang amo yan? 1, 2, 3, pangapat sila. Pangapat. Mm. Pero sa kanila ako tumagal. Yung current mo, oo, pinakamatagal. Kasi ang nangyari para ako nag-search ng amo eh. Pero, finish contract every time. Okay. Pinifinish ko siya, then change. Tapos hanap na naman, pag nagkaroon ng hindi ko gusto. Actually, ako ang umayaw sa kanila, Kuya Mike. Mm-hmm. Ako ang ginugusto nila, hindi sila ang umaaya, kundi ako. Kasi gusto ko magkaroon ng ibang ano. Experience at the same time, makita ko yung tamang amo para sa akin. Okay. Then I finally found this. Yes. Itong amo mo ngayon, currently, how many years? Ano na, 20 years, 18 years. Mm. Okay, so over 28 years mm-hmm. and counting. Mm-hmm. Dahil I'm sure kagaya ka ng any OFW natin na sige na lang kung okay pa naman eh. Bakit hindi eh, no? Mm-hmm. Kano lang naman yun eh. No? Siguro nag-antay na lang nang magkaroon tayo ng SSS. Okay. May maging ano tayo, maging tang. Okay. So sa sitwasyon na ito, your experiences has been okay naman siya. Free-flowing for the past 28 years. Mm-hmm. From the first employer to the current employer. Okay naman. Right. And you enjoy all their... I did. Okay. Yes. All the time. Kasi kailangan meron tayong dyan, love sa work eh. Mm-hmm. So every time, lalagyan mo ng love yan para malaman mo kung okay o hindi. Pag wala, palit lang ako. Palit pero lang. Tinatapos ko si kontrata kasi gusto ko magkaroon ng magandang ano eh. Ano nga tawag doon? Record. Track record. Yes. Okay. Well, ngayon, definitely. More than a track record mm-hmm. na ito. Mm-hmm. No? You considered na pamilya ka na. Oo. Talaga, as in. And within this 18 years mo, may pagsubok ang pinagdaan? Marami, Kuya Mike. Napakaraming pagsubok. Unang-una sa family. Okay. Sa health, eto lang huli yung nakaraan. Mm-hmm. Yung ibang health ko, mga ano lang, mga sipon-sipon lang. Mm-hmm. Etong huli ang matindi. Tell us about this katindihan nito. sa dugo. Leukemia. Nagkaroon ka ng leukemia? Chronic myeloid leukemia. CML. Myeloid. How did you find out? Unang-unang naramdaman ko yung sakit dito sa tagiliran, kaliwa. Mm-hmm. 1 week siyang sumasakit. So, nag-take lang ako ng sarili kong gamot, pain reliever. As usual, any OFW. Of course. Ano yung nasa tabax ko? Oo. Ganun. So, after 1 week, pero tinanong ko sa amo ko, sinabi ko yun right away din. Mm. Kasi doktor ang amo ko, sa puso. Sabi ko, Dok, sumasakit yung tagiliran ko eh. Ano bang pwede kong inumin? Sabi ko, pag humihinga ako, kalahati lang yung nahihinga ko. Pag mag-smile ko, kalahati lang din. Sabi niya, sige, mag-take ka muna nitong pain reliever. So, umokay siya. Nabawasan ng konti. Yung pain, okay na. Bearable siya. Mm-hmm. And then, after 1 week, nagkaroon ng isang matinding pain talaga siya. As in, hindi ko na kaya. Ano yung pain na yun? Throbbing pain? Sharp pain? Yung huling-huli, yun ang sharp. Sharp pain? Mm-mm. As in, deep sharp. Okay. Na ang tulog ko, nakaupo lang ako. Kasi paghihiga, masakit. Pag naka-stretch ka? Oh, masakit. Masakit. Hindi ka pwedeng tumawa. Ang hinga mo, kailangan kalahati nga lang eh. Mm-hmm. Pero dito lang yung pain niya. Kaya lang super, super sakit. Going through that pain,
What's going through your mind? Nagpe-pray ako, syempre. Okay. Sabi ko, Lord, kung ano man tong pain na to, samahan mo ako, ikaw nang bahala sa akin. Yan. Hindi ako natatakot in a way na baka kung ano to. Basta ang sa akin, si Lord nang bahala dyan. Nagpe-pray ako sa kanya. Pero gagawa ako ng move. Mm-hmm. So that night, nung masakit na, actually nag-pray kami through Viber pa nung araw eh. Mm-hmm. Yung kapatid ko na katatanda. Mas bata pala. Sa Pilipinas? Mm-hmm. So, ano siya eh, medyo may alam siya sa Bible eh. Mm-hmm. So pinag-pray niya ako that night. Mm-hmm. Ang haba, hanggang sa naputol na nga yung Viber eh. Pero continue pa rin ang pray ko that night na kung ano man yun, siya na ang bahala talaga, ang Diyos. Mm-hmm. So that morning, pumunta ako sa clinic na kaibigan ng amo ko. Doon niya ako dinala na hematologist siya. Okay. Tapos, yun. That's when it was found out, yung situation mo. Nung umaga, hindi pa, nung hapon na. So, dinerecho na yung CB, yung CBC ko sa amo ko mismo. Mm-hmm. Pagdating niya nung hapon, Rose, pack up your things. Akala ko terminated na. Kasi so, maski nabahan ka doon sa baka terminated. Hindi na yung sakit ko. Hindi yung sakit. Parang nakala yung sakit. Pero biglang, oh, ha? Hindi, sabi niya pupunta tayo ng ospital. Ito yung amo mo babae, ba amo mo lalaki? Parehas na sila. Okay. Kasi nung dumating si Doc, bit na si CBC. Ano yun? Alas 4 pa lang, dapat hindi pa siya uuwi noon. And at that particular time, ano yung resulta nung CBC? Hindi pa nila sinabi niya. Actually, hindi ko pa alam. Basta sabi na, pack up, kailangan let's muna, go. Oo, kailangan mag, ano na tayo. So, saan kayo tumungo? Sa Queen Mary kami, ako okay. Talaga. Na actually, pwede sa Rotten Jesus, mas malapit yung bahay namin. Mm-hmm. Pero mas pinili ang Queen Mary kasi, the same time, nandun pa yung mga, kakilala niya na, pwedeng matingnan ako ng extra care, ganun. Mm-hmm. So, from that time onwards, check-in ka na? Emergency muna. Okay. Siyempre, kuha ng ano. Tapos nung binigay na yung ginawa ni Doc, yung palibasa, doktor nga yung amo ko, diretso na din. Tiningnan lang yun. Tapos wala nang maraming question na ano na ako agad, wheelchair. Wheelchair na. Tapos go up na, sundo na ako agad sa B, letter B yata. Ano yung nararamdaman mo nung time na yun? Nagpipray lang ako, Kuya Mike. Stable ka, hindi ka nagpapanik? Oo, hindi. Kasi, kaya ka nga nagdasal nung gabi na yun eh. Para palakasin ang loob mo? Oo. Okay. Hindi nga ako yung tipo na, honestly Kuya Mike, hindi ako natakot na katapusan ko na ba to. Hindi. Sabi ko kasi palagi, Lord, ikaw nang bahala. Whatever, kung ano man ang ma-find out nila sa sakit ko, mm-hmm. Sige, go. But what were your symptoms? Kasi di ba sabi mo nga, sumakit lang yung left side mo. Yun lang sumakit eh. At saka yung mo. Yung nawalan ako ng gana. So, pero hindi mo namalayan yun? Hindi, kasi siyempre tayo naman mga OFW, minsan walang gana, lalo pag yung ulam, palipat, tapos luto mo, magsasawa ka, minsan nga itlog na lang talaga, o kaya noodles. Hindi ko siya nakita. Hanggang sa lately, nalaman ko lang na yung kulay ko pala, iba na. Kulay suka na pala ako nung pinabalikan ko yung picture ko. Paumbong ka pala. Kulay puti na nung... Kasi kumbaga, may isa pang holiday nung time na yun eh. Okay. Buddha's birthday yata. Yun o. June kasi siya. June nangyari. So, na... Dragon boat. Did you ever find out kung ilan ng pounds na nawala sa'yo, no? Lima, oo. 5 pounds? Mm-mm. So, from 60 ako naging 55, 54. Not that bad. Oh, pero, but still, di ba? Still, makikita mo sa katawan ko talagang... Pero siyempre yung... Yung kulay, ano? Yung kulay yung mo. Yung kapugi ako. Ayan na. Napagtatawanan na ho namin ito ngayon, ha? Ganun lang. Pero kumbaga, makikita mo talaga may sakit pala ako. Pero, okay. Let's fast forward. Nasa ospital ka na. You went through an executive checkup. Oh, lahat all scanning. Lahat lumabas. Pati HIV, pati kung buntis ka or what. Ano nangyari sa'yo nung time na yon? Sabi, yung mismong nurse ang nagsabi sa iyo na may sakit ka. Hindi pa yung doktor mo. Hindi sinasabi sa akin. Pero ang duda ko, tinatawag nila si Doc. Yung amo mo. Oo, ako walang alam. Parang third day o fourth day ko lang nalaman na biglang sabi ng head nurse na, "Alam mo ba na meron kang blood cancer?" Ganun lang talaga as in simple ha. Talaga, ha? Blood cancer? Ah, okay. Ganun lang. Hindi ako kinabahan o ano. Kasi kumbaga, yung sa akin, nandun ako sa ospital.
Basta si Lord na ang bahala. Lord, ikaw lang makipag-usap sa kanila lahat doon. Hindi na ako nag-alala, hindi na ako nag... anong masasabi mo, nakinabahan ako, na mamamatay na ba ako? Hindi. Basta si Lord na ang pinaano ko sa kaso ko. Kumbaga, ikaw na humawak ng lahat. Kung ano ang magiging outcome, kung ano ang magiging result, go ako. We went through that particular scenario na nalaman mo na na meron kang leukemia. Yun, yung sinabing blood cancer. Oh, okay. Then, nag-research ako. Ano pa lang ang internet noon, hindi pa ganun kabilis. So, mabagal siya habang bitbit ko yung phone ko rin na ano. Na-research ko, okay naman. So, pwede pa rin naman daw mabuhay yung mga tipong ganun. So, hindi pa rin ako yung tipo na nagpanik na ano. Siyempre, pero cancer to eh. Pero pwede siyang magagamot. Ang question lang dun is, magkano ang gamot? Yun ang ano dun. So when you found out, amo mo nagsabi sa'yo, you stayed in the hospital for how long? Almost 1 week. Okay. And then, balik sa... Trabaho agad. Trabaho agad, right away. Nag-out dinner pa kayo nung gabi na yun. As in, kasi ang physical, ano ko naman, Kuya Mike, okay naman eh. Ni hindi nga ako nangihina. Wala lang, namumutla lang, ganun lang. Pero yung sa kilo, sa ano, normal pa rin. Hindi mo talaga makikita eh. O siguro malakas lang yung katawan ko, kaya hindi ko nakita yung side effect ng gamot o eh, nung sakit. Sakit mo. Oo, yung symptoms ng sakit. We also have to understand na yung positivity mo, yung pananampalataya siguro, mo was taken over doon sa... Mapede. Oo, doon sa kasi nararamdaman mo. Kasi positive mind ako, Kuya Mike. Then, tsaka, siyempre, pag... Yung emotions sa, mo, oo, di ba? Yung hindi ko yung inano yung, mo, yung mindset mo. Hindi ako yung tipo na nagluklok, umiyak, ganyan-ganyan. Hindi. Talagang positive. Tapos, Lord, ikaw na bahala. Let's fast forward again. Treatment. Treatment, ayan. Yung treatment, so after nung lumabas ako ng 1 week, kailangan kong bumalik every week. Siyempre, nag-alala ako sa trabaho ko. Kinausap ko yung amo ko. Sabi ko, ma'am, may check-up daw ako every week. Kasi kailangan nilang i-check yung dugo blood ko. Mo. Kung anong nangyayari. Kung ano yung okay na yung niya, red niya. WBC mo. Oo, tsaka ng, ano mo, oo, RBC mo. Oo, yung mga ganon. Oh. Yung hemoglobin. Oh. Tapos yung kung yung gamot is nagre-react positive sa katawan mo. Every week siya, ma'am, okay lang ba sa inyo? Ayun ang isa pang blessing, Kuya Mike. Kumbaga, itong sakit na to para sa akin, blessing eh. At the same time, blessing pa yung amo. Kasi siyempre, hindi lahat ng amo. May balance yan. Yes. Hindi naman pa pwede na ikaw ay nagkakasakit, hindi ka makapagtrabaho. Ang ano kaibahan lang kasi sa ibang sakit, Kuya Mike, physically ako okay. Physically fit ako. Yung dugo lang ang ano ko, yung nga, nakakapagtaka rin, no? Yung iba, pag na ano ko yung iba na may ganitong sakit, mga nanghihina sila eh. So ako, hindi ko yung naramdaman kahit minsan. Honestly, hindi talaga. Yung panghihina na sinasabi nila, na kung tutuusin, ang red ko, Kuya Mike, 6 na lang. Ang puti ko, ay, way, 1,000 ang puti ko. So, how come na hindi ka nanghihina? So sabi ko, siguro talagang ang Diyos talaga nandiyan palagi. Through that, aches and pains, sama na natin, di ba? Aches kasama and pains, emotionally, pag-iisip mo, all that stuff. Lahat. Yung pain ng matindi palagi, lalo yung mga side effect ng gamot. Tapos yung dadaan na kami sa tunay na gamot, kasi yung, ang una kong tinake is yung pampataas lang ng, pampababa ng puti. Para si Red umakyat. Oo, para magbalanse na siya. So, ang, oo nga, at the same time, hindi ako nag-collapse sa baba ng pula ko. Puro puti. Imagine mo. Kaya nagtataka rin ang doktor, bakit ako walang nararamdamang ibang symptoms na sa sakit na to. Nagtataka sila kaya antindi nung ano nila eh, pag re-research ng sakit ko eh. So through that, doon sa aches and pains mo, you went to a trial? Clinical trial. Yun ang unang-una kong tinake na gamot para dito sa blood cancer. How long did it take? Siguro ano lang siya, 3 months on and off, yung tipong 400 milligram, sobrang pain as in talagang 1 week ako nakahiga lang. Kuya Mike, ang sakit ng pain, ang sakit ng pain, ang sak-
sakit talaga, as in, nakahiga lang ako. Concentrated ba yung pain or it's the whole body? The whole body! Kumbaga, yung gamot na yun, sumusuot siya sa lahat ng daluyan ng ano yes, mo, ng dugo. Yes, ganun yung gamot. Parang binabago niya yung ano ng katawan mo. Did it work? Hindi rin eh. Ang kagandahan lang nun, wala akong amo, nag-out of town sila. During that course na yon. That course na yon, sabi nga nung dumating si amo, naku, kung nandito lang ako, pinahinto ko sa iyo yung gamot na yon. Sabi ko, ma'am, hindi ko alam eh. Basta ang alam ko lang, hindi ako mamamatay dun sa gamot na yon. Kasi ako lagi may prayer, Kuya Mike. Lord, titate ko to, kahit mamamatay ako, ikaw lang bahala. Pero of course, right dosage lang, di ba? Kung ano yung prescribed ng doktor, yun ang tinetake ko. Ay, hindi mo naman pa pwedeng i-overexceed yun. Mm-hmm. No? So from ngayon, there, lumipat ka ng panibagong ano? From time to time, dun sa 3 months na yon, ang ginawa muna nila, kasi clinical trial to eh. Mm-hmm. Tinry-try muna kung 5, 2, 3, 1, 50, hanggang sa hindi na talaga pwede. Pero hindi pa nila hininto until may namatay na trial as... Dito? Oo, Kuya Mike. Oh, hininto nila lahat yan. So lahat ng ikaw, trial. Isa ako doon. From there, you went through that, then the regular, nag-chemo ka ba? Hindi. Okay. Kasi ano lang to eh, chronic to eh. Nag-radiation ka, hindi rin? Hindi rin. Okay. Chemo, kasi parang ito na yung pinaka-oral chemotherapy eh. They call it kinase tyrosine therapy, TKI. Pero during that time, you felt na, eto na ba? Oo, naisip ko rin yun. Pero, Lord, na naman, nandiyan na naman ang Diyos. Lord, ano ba? Ito na ba? Ano? Mamamatay na ba ako? Sige, sabi ko. During that time, when you were taking medicine, halo yan, di ba? Halo, Kuya Mike. Your mindset, kahit sabi mong mataas ang faith mo, bibigay ka talaga. Bibigay. Well, with the help of your friends, siyempre. Eh, ang mga kamag-anak ko, hindi naman nila alam. Wala akong nakuhang suporta sa mga kamag-anak ko. Isa lang ang taong sumuporta sa akin. And during that particular time, were you saying to yourself, uwi na lang ako? Hindi. Never did. Hindi ko iniisip na umuwi. Kasi unang-unang iniisip ko ang gamot. Ni-research ko yung sakit ko, CML. Anong mangyayari dito sa CML? Ano, ganito, ganyan. Gamutan hanggang kailan? Blah, blah, blah. Kailangan kasi i-research mo rin yan, Kuya Mike. Hindi pwedeng makikinig ka lang sa doktor. So, inalam ko yung sakit ko. Inalam ko at the same time, niyakap ko siya. Halika dito. Welcome ka sa akin. Ganun ang ginawa ko, Kuya Mike. Acceptance. Were there times na gusto mo nang sumuko? Dumating. Sumuko. There were times you had... Dumating. Crying moments na hindi mo alam kung saan ka pupulutin. Umiiyak ako, Kuya Mike, pero nandiyan pa rin ang Diyos. Kinakausap ko siya. Kailangan umiyak sa Diyos. Kailangan ibigay mo sa Kanyang lahat kung ano man yung bigat, yung hirap. Lahat talaga. Si Lord nandiyan. Dumating yung hirap, yung yan, yung giving up. When was that moment? Kasi di ba may ano yan eh. May climactic... Kasi yung gamot din, Kuya Mike, napakasakit. Oh, pero may climactic moment yan, ha? Palagi Diyos, naman. Ayoko na, pagod na ako. Palagi naman, hanggang until now, meron dumarating yan, Kuya Mike. Pero nagugulat ko pagdating sa climax na gusto ko lang bumitaw. Oops! Diyan ka lang muna, babes. Huwag kang bibitaw. Merong kamay na humahawak sa akin, hinihila ako pa akyat. At the same time, syempre... Yung tipo na, yung faith niya na tinatawag eh. Pero tao lang tayo, di ba? Bibigay at bibigay tayo eh. Hindi naman tayo banal na hanggang doon na mag-aano ka eh. At the same time kasi yung gamot din, Kuya Mike, hindi siya nag-work kaya bibitaw ka talaga eh. So the only thing na ginagawa ko talaga is to have that strong faith. Yes, yung faith ko talaga, Kuya Mike. Tapos at the same masasabi time... Masasabi mo ba? Kumikilos yung, ako at the same time. Masasabi mo ba yung faith mo became your strength? Exactly!
Yun ang sikreto. Yung fear mo naging strength mo. Yes. Yun equivalent na tinatawag. Yun nandoon, Kuya Mike, yung strength mo. Nandoon ang Diyos. Sasabihin niyo sa iyo, nandito ako, anak. Huwag kang susuko. Wala akong suporta sa family, Kuya Mike. Wala. Diyos lang talaga. Tamang gamot. Tamang doktor. How long has it been? Considered ka na ba remission? Yes, after 9-10 years. You're still... Salamat sa Diyos. You're still under medication. Under medication, but remission na ako, Kuya Mike. Almost there na. When was almost that? Anong year yun? Anong year mo na sinabi ng doktor sa iyo na all clear? Hindi, nakikita ko every time na ano. Hindi pa siya clear, almost. Meron pa siyang, kasi ang nam... Yeah, we understand na... Konti-konti na lang eh. In a medical term, hindi naman nila in a medical term, merong certain, ano yan, oo, certain meron. Limit na sabi mo all clear na siya. Bago mag-pandemic, yun yung time na yun. Tsaka malalaman mo siya eh. What was your feeling like? Iba na, normal na yung feeling mo, Kuya Mike. Deep inside you, ano yung naramdaman? Siyempre, happiness. Yung joy, nandiyan na. Natipong, oh Lord, thank you Lord, hindi mo ko iniwanan. Malapit na akong bimitaw kasi sa hirap. Hindi madali, Kuya Mike. Hindi madali. Thanks to your employer also, hindi ka binitawan. Yan, ang unang-unang pinagpapasalamat ko rin sa Diyos. Kasi binigyan niya ako ng amo na very supportive. Mama, sakit ang katawan ko. Sabi niya, sige, ano ka na lang muna, rest ka lang. Pero Kuya Mike naman, ang binigay kong pakikisama, 101% sa mga amo ko. Ibinalik ko yung mga nahihingi kong mga favor sa kanila. Talaga nakisama ko ng todo-todo. Talagang tiniis ko kung halimbawang minsan hindi mo masasabi, wala rin pagkain. Dumarating din yan eh. Yan ang life ng OFW eh. Yung tipong ikaw na rin bibili ng pagkain mo. Yung mga ganun para lang makasurvive. Pero hindi ko yan nireklamo sa amo ko. Kasi ang inaano ko yung utang na loob ko na paano kung ibang amo ito? Tinerminate na ako, wala na, dead ball na ako. Eh yung gamutan pa naman ng sakit ko is lifetime daw, lifetime. Ni-research ko, oo nga, lifetime. So kung uuwi ako, na-terminate ako, saan ako kukuha sa Pilipinas? Sinong mag-aano sa akin ng amo dito na may sakit kang cancer sa dugo? So luckily, yung sakit ko, chronic. Chronic kasi means long time eh, long life eh. So may maintenance ako at the same time, kailangan meron kang magandang disiplina sa sarili ko, Mike. If there were three people or things that you'd like to thank, sino sila? Well, una-una siyempre ang Diyos, di ba? Si Anne. Yan ang lagi nasa tabi ko. Hindi niya ako iniwan from the very last, you know, from the beginning to... To now? Yes. And? Siyempre si Nanay. Si Nanay kasi... Sabi niya, be... Inihiling ko rin sa Diyos ang kagalingan mo, sabi niya. Tapos nung mawala siya nung umuwi ako noong July, Kuya Mike, di ba umuwi ako? Medyo mahina na si Nanay noon, sabi ko. Nay, sabi ko sa kanya, kapag nakarating ka na doon sa taas, sabi ko, hilingin mo naman sa Diyos na pagalingin niya na ako. Kasi umuwi ako nung Kuya Mike para nga ma-spend ko yung time sa kanya habang malakas pa siya. So hindi ko yung pinanghinayangan na buka uwi ako para nga maasikaso ko siya na yung wish niya is nandiyan pa. Alam niya pa yung nangyayari. Pero alam ko na doon na rin yung papunta niya sa kanya. I mean, kasi nga mahina na siya. So sabi ko, Nay, pag nandun ka na, sabi mo naman sa Panginoon, magalingin niya na ako, Nay, diretso ka na doon, Nay, ha? Alam mo, gumanon lang. Pero umiiyak siya, Kuya Mike. Kasi every time na uuwi ako, di ba 10 years na nga, almost 10 years, every 2 years umuwi ako, nilalabas ko siya. Nandiyan, magdadagat kami, mag-outing, kahit masama ang pakiramdam ko, Kuya Mike. Dahil sa side effect ng gamot.
binibigay ko sa kanya lahat yun. Kaya, that moment na yung last na uwi ko, sabi ko, eto na, last na to, kaya inano ko. Kaya siguro nagka-COVID din ako para magstay pa ng longer sa kanya eh. Ngayon, alam ko na yung reason, di ba? Noong una, hindi ko alam. Nagagalit ako noong una. Pero ngayon, alam ko na. Kaya ako nagstay ng longer kasi last na pala yun para sa nanay ko. So, ayun, si nanay, Diyos, kaibigan eh, not that much eh. Kasi wala naman silang alam sa sakit mo. Sasabihin, magugulat lang sila kasi, oh, meron kang leukemia. Yun lang naman maibibigan ng kaibigan eh. I mean, hindi ko naman masasabing lahat, ano kay Mike, pero yung kaibigan ko kasi ang Diyos eh. Babe, if there was one thing that you'd like na natutunan mo dito sa pinagdaanan mo, what would it be to our OFWs watching us now? Well, don't give up. Kung magkaroon mo kayo ng sakit dito sa Hong Kong, kung hindi naman tayo aalisin ng mga amo natin, stay pa tayo. Kasi nandito yung tamang gamutan, tamang ospital, para maggumaling tayo. Planuhin natin, huwag tayong basta-basta, uwi na ako, ganito. Kung pwede pa naman, yung gamot kasi sayang, Kuya Mike, murang-mura yung gamot dito. Huwag tayo mag-give up. Humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Inumin natin ng tama yung gamot. Kumain. Alisin na yung mga bisyo na yan. Have faith. Don't quit. Sa ating mga kasama na panood niyo po ang kwento ni Baby, sana maging aral po ito. Sabi nga niya, fear and ang panatag sa Panginoon gave her strength, gave her wisdom, and gave her the love. Ito po ang PTS Online.